Charming! So, welcome to another video. And for today's video, mag-feature tayo ng panibagong product. So, si Catidal nga ay nag-release ng bagong series nila, which is the Catidal Beauty to Go series. So, ipapakita ko sa inyo yung mga itsura at isa-swatch ko yung mga bagong products nila. Sobrang na-excite ako, guys, kasi meron silang bagong lip and cheek matte creamy series. Alam niyo naman ako, sobrang hindi ko sa mga ganyan. So, ipapakita ko na muna sa inyo ang kanilang mga products. So, meron silang dalawang, ito, meron tayo dito Beauty to Go na eyeliner. Ayan. Ito yung itsura ng Beauty to Go eyeliner nila. Ang ganda ng packaging, guys. For the packaging, super cute lahat ng products ni Catidal. Isa si Catidal sa mga natutuwa ako pagdating sa packaging kasi sobrang girly, sobrang fun, sobrang kikay. Yun yung masasabi ko. Then, we have here the eyebrow pencil. Diba nagdaglagan sila sa table ko? Then we have the Beauty to Go Catidal Lazy Lashes Mascara. Ito, sobrang bet na bet ko yung packaging. For this tea, guys, ang presyo nito is 169 pesos. So, pare-parehas yung price ng ating Beauty to Go eyeliner, eyebrow pencil, and then mascara. They are all 169 pesos. And for the Catidal Beauty to Go Mini Deep Cheek and Creamy Matte sila, guys. This one is 149 pesos only. So, sobrang affordable, guys, sa mga products ni Catidal. Saan ba mabibili ang mga Catidal products? So, mahanap nyo sila sa Watson's Store, SM Beauty Section, and Watson's Online. So, dun nyo mabibili itong mga products na to. Sobrang dali, guys. Lalo na yung quarantine, kung hindi kayo makapunta ng SM, pwede nyo silang bilhin through online. If in case naman na makakapunta kayo ng SM, ito yung itsura ng packaging ni Catidal. For the mini lip and cheek creamy matte, ganito yung itsura ng packaging niya. And then for the eyebrow pencil, ganito yung itsura. And for the eyeliner, so ito yung kanilang Jet Lag Easy eyeliner. Ayan. And for the Lazy Lashes Mascara, ganito yung itsura ng packaging. Ayan. So, parang hindi na kayo mahirapan maghanap. So, sisimulan ko muna, guys, dahil makikita nyo, wala akong makeup sa face, kundi na tone-up cream lang ako. Masisimula ako sa lagi kong sinisimulan. Itatry ko yung kanilang eyebrow, then mascara, then pagpuproceed tayo sa lip and cheek. So, let's start with the eyebrow pencil. For the eyebrow pencil, we have two shades. We have the dark brown and the ash brown. Ang maganda lang dito, guys, meron siyang dual-ended brow pencil. So, kung makikita nyo, dalawa yung takip niya, isang pink, isang brown. So, itong isa ay for the pencil and the other side is for the brush. Yung brush nila, guys, sobrang lambot. Alam mo, mas mabiblend mo ng mas madali yung iyong eyebrows because of the soft brush. Ayan, papakita ko sa inyo. Ayan, sobrang soft niya, guys. Ang hirap kasi pag stiff yung brush, bukod sa masakit siya, hindi sumusunod pag binabrush mo. Unlike this one, sobrang lambot niya. Alam mo, susunod siya once na ginamit mo. Ang maganda pa dito, guys, naka water droplet yung kanilang pencil. So, alam mo, mas makadali, alam mo yung arc, mas madali siya maka-form ng ganun. Ayan yung itsura ng kanya. Easy application talaga, guys, pag ganyan ang shape ng inyong eyebrow pencil. Ang maganda pa dito, guys, sobrang ganda ng size niya. This one is a travel-friendly size. Pwede mo siyang lagay sa bulsa mo or kahit maliit lang yung bag mo. Kayang-kaya mo siyang isiksik. So, parehas kong isa-swatch dito yung ash brown at dark brown para makita niyo yung shade nilang dalawa. So, I'll start with the dark brown. Ayan, guys. So, as you can see, very pigmented siya. Ayan yung ating dark brown. And then, this one is the ash brown. I think dun ako sa ash brown. So, nalagyan ko na yung aking right side ng eyebrow pencil using Catidal to Go series. So, as you can see, guys, sobrang ganda ng pag-fill-in niya. And
upon using the brush, napatunayan ko na talagang sobrang dali niyang i-blend. And sobrang ganda ng shade nitong ash brown. Kahit black yung hair ko, ano siya, natural looking yung, ano niya guys, yung itsura niya. And hindi siya yung parang, alam niyo yung pag nilagay niya na parang nagpa-powderize, nadudurog, tas nalalaglag upon application, hindi siya ganun. Sobrang ganda niya. Ang dali niyang i-glide, ito mismo pinaka-pencil, sobrang dali niyang i-glide. And sobrang pigmented niya. So, sobrang light lang yung paglagay ko ng ganun, pero ayan yung naging result. Sobrang ganda guys. Ayan. So, gagawin ko lang yung kabilang kilay ko. So, ayan na guys, both of my kilay ay meron ng Kati Doll Beauty to Go product or Beauty to Go na eyebrow pencil. As you can see, sobrang natural looking yung pag-fill in niya. And ayan, wala ngang nalalaglag sa kanya. And hindi, ang nagustuhan ko sa kanya guys, alam niyo naman ako, maarte ako pagdating sa eyebrow pencil. Ayoko ng eyebrow pencil na makintab dahil talagang feeling ko halatang-halatang peke. But this one, na-achieve niya yung hindi makintab na eyebrows. Kaya sobrang natutuwa ako. Kaya mas mukha siyang natural looking. So, ayan siya guys. Let's proceed with eyeliner. So, ang cute ng lalagyan ng eyeliner ni Kati Doll. Alam mong travel friendly rin. Kung mahilig ka sa eyeliner, shup! Lalagay mo lang sa bulsa mo, okay na. Or sa bag mo, pouch mo, kasyang-kasya siya. So, this eyeliner, ang shade natin ay Super Black Eyeliner. Ayan. So, yung ating eyeliner is very pointed. And pag ganito yung ating tip, alam nyo, mabibigyan kayo ng precise line. So, sobrang ganda nung ganito, guys. Kasi, alam nyo naman, ang eyeliner is, ano talaga, struggle yan para sa karamihan sa atin. And, pag ganito, sobrang helpful. Kasi, kahit magkamali ka, manipis lang yung may ilalagay mo. So, precise na precise yung ibibigay niya. Ang nakalagay sa kanila, guys, waterproof and smudge-proof tong ating eyeliner. So, iswatch muna natin dito sa ating kamay. Ayan, super black. So, antayin lang natin matuyo. Makita natin kung smudge or... In fairness, guys, sobrang dali niyang matuyo. Kita niya. So, smudge-proof talaga siya. Ayan, kain ng kuskus na ako, guys. Ayan! And ang ganda ng pagka-black niya. Ito rin ang nagustuhan ko, guys. So, makikita nyo pa lang dito, noong unang lagay ko, akala ko makintab siya pag natuyo. Pero ayan, dahil ito yung tuyo na siya, hindi rin siya makintab. Ayoko sa eyeliner ng makintab. Kasi parang hindi siya complimenting, alam niyo yun. So, ayan, yung eyeliner nila hindi makintab, kaya sobrang bet na bet ko rin. So, try na natin ilagay sa ating mata. So, ayan guys, saligyan ko na ng eyeliner yung aking isang mata. As you can see, sobrang precise siya. Ang dali niyang gamitin actually guys. Sobrang, once na straight ka ng magganyan. Ako kasi yung technique ko pa ng eyeliner, hinahata ko siyang ganyan. Tapos tsaka ko siyang nilalagyan. So, mas madali siya. And, ayan ang difference guys. Nagkaroon siya na tayo naka-zoom in. So, this is with eyeliner and this is without. Makikita niyo, sobrang dali ko lang siyang ginamit. And, maganda yung color niya, hindi makintab. Tingnan natin ngayon kung tuyo na siya. I think tuyo na siya. Yun pa isa sa maganda sa kanya, madali siyang matuyo. Ayan, tuyo na siya. And ayan, tinatry ko siyang... Hindi siya natatanggal, guys. So, lagyan ko lang yung aking kabilang mata. So, meron ako eyeliner sa mata and sobrang nakakatuwa kasi ang daling maglagay ng tungtsong. Alam niyo yung tungtsong niya? Yung tungkil dyan sa gilid ng mga mata natin, yung parang mga cat's eye look, ganyan. So, for the eyeliner, sobrang approve sa akin dahil sobrang dali niyang gamitin and nakita niyo naman, smudge-proof talaga siya. And ang nagustuhan ko sa kanya, hindi makintab once na natuyo yung ating eyeliner. And ang ganda guys, sobrang precise ng pagkakalagay ko sa eyeliner ko. Ayan, black na black siya. Tignan naman. So, ngayon naman, ang itatry natin, isa sa mga favorite product ko, makeup product or beauty product, is mascara. Kasi iba talaga yung nabibigay ng mascara sa mata natin, di ba?
So, yung mascara nila, guys, is very travel-friendly also. This one is also 149 pesos. And sobrang ganda ng packaging. Catty Doll Beauty To Go Lazy Lashes. So, this one is 4 grams, guys. So, marami na siya for a travel-friendly size na mascara. Gamitin na natin. So, once pag in-open mo na siya, ganti itsura niya. So, makikita nyo, maganda yung brush. And now, let's try, guys. Ayan. Alam niyo, guys, wala akong ano. Kita niyo ba? Hindi ko alam kung paano yung ipapakita sa inyo. Wala akong eyelashes. Hindi ako masyadong binayaan ng pigment, ah. So, tingnan natin kung, wow. Ganda, guys. Sa pagkalagay ko pa lang, ha. In fairness. So, madaling gamitin yung brush. Hindi siya yung brush na pag nilagay mong ganun, dumidikit dun sa ibabaw ng iyong mata. And same with the eyebrow pencil, hindi rin siya nalalaglag. Kasi diba mayroong mga mascara na pag ginaganyan mo nakailang layers ka na, nalalaglag na sila. Ito hindi. Tapos na akong mag-mascara. Hindi ko alam kung makikita nyo, guys, pero side view na lang ako. So, ayun yung itsura ng mascara nung nilagay. Guys, sobrang ikli talaga ng eyelashes ko. So, ayun yung itsura niya. Kung makikita nyo, guys, peach black yung color niya and it will give you a fuller looking lashes. Kaya sobrang ganda. As in, guys, saka ilang layer lang ako pero ang kapal niyang tignan. Parang nabuo yung eyelashes ko, dumilat yung mata ko. And ang ganda ng color niya kasi black na black. Ayun, oh. Ayan, kita niyo pala. Sana hindi niyo kita yung ano ko, utak. So, sobrang ganda niya. Nagustuhan ko yung mascara kasi wala siyang fall off. Yung pag ginaganan mo at saka ilang layer ka na, may mga nalalaglag na agad dyan. So, hindi siya ganun. Kaya sobrang ganda niya. And hindi rin siya nagdidikit-dikit. And ang napapansin ko kasi sa ibang mascara, pag nilagyan ko yung taas, hindi ko nilagyan yung baba. Pag pumikita ko, kumakapit siya sa baba. Tapos parang nagdidikit. Ito, hindi siya ganun. So, kung taas lang, taas lang. Ang ganda nung ano, mascara. And napahaba niya ba yung aking ano, napahaba niya yung aking eyelashes. Very good. Sobrang love ko. And now, this is the most exciting part. Dahil marami-rami to, guys. Proceed na tayo sa kanilang Catty Doll Beauty To Go Mini Lip and Cheek Creamy Matte. Ayan ang kanilang itsura. So, pink yung takip. Tapos, depende sa shade yung pinaka baba. This one is 0.6 gram. So, let's start with number 1. Number 1 is the Harajuku. So, ayan ang ano niya, guys. Yung pinaka-point niya. Wow! Ang ganda ng colors, guys, itong Harajuku. E napansin ko, very smooth siya, velvety, and sobrang pigmented niya. Dito ko pa lang siya nilalagay, pero ramdam ko na yung pagka-velvety niya. So, now, let's try this on our lips. Guys, ito pala, pwede nyo gamitin sa cheeks and also sa eyelids nyo. Mamaya gagamit tayo ng isa sa ating eyelids at sa cheeks. Wow! Ang sarap niya, ha? Ang ganda-ganda ng color nito. Nakikita ko sa camera ang ganda ng color. So, the Harajuku, ito, guys, sobrang nagustuhan ko yung color. Alam niyo naman ako, I'm on the pinkish and red. May pagka-pinkish and reddish side. So, ganun yung color niya. Sobrang ganda ng pagka-pink niya. Sobrang, ano siya, parang girly pero sophisticated tingnan. Sobrang ganda ng color nito. And napansin ko sa kanya, guys, very smooth. Ang easy niyang i-blend sa lips. Sobrang dali niyang i-glide sa lips. Alam niyo, pagka-glide niyo sa kanya, makukuha mo agad yung color kahit isang layer lang, ma-achieve mo agad. Very velvety siya and very smooth pag nilagay mo. And wala siyang masamang lasa. Sobrang ganda niya, guys. And yung texture niya, nararamdaman ko talagang velvety siya.
And hindi rin siya mabigat sa lips. Ang ganda ng color nito. Oh my God. Let's try number 2, which is the Shibuya. So, Shibuya. Swatch ko pala muna dito, guys. Sorry, I forgot. Ayan, si Shibuya. Now, let's try it on our lips. For the Shibuya, napansin ko ang color nito is more on a parang medyo pink na peachy yung kanyang colors na merong konting orange tone. Maganda rin yung color nito actually. For everyday use, pang kika, ayan, ito yung mga colors natin. Atin! Ayan, ganda niya. Sarap, guys. Sarap yung lasa niya kasi wala siyang, hindi siya mapait. Tsaka sobrang daling i-blend talaga. Yung pag ginanyan mo siya, nagka-transfer agad siya sa taas. So, kakalat agad. Sobrang konti lang ng kailangan mong product. Ma-achieve mo agad yung color niya. Then, number 3 na tayo is Riviera. Ayan. Parang ito may pagka-movie yung color ng packaging. So, zoom. Zoom, zoom, zoom. So, tama nga ako. May pagka-mauve yung color niya. Ito parang sobrang close ng color nito sa natural color ng lips ko. If you want a natural looking look, If you want to achieve that natural look, yung simple lang pero may buhay yung lips, this one is for you. Next is the Mumbai, number 5. Now, let's try the number 6, which is the Kings. So, lahat sila lugar, guys. Kings. This is the Kings. Last color is number 7, which is the Gangnam. Ayan. So guys, natapos ko na lahat is swatch sa lips ko and sa aking kamay ang ating Mini Lip and Cheek Creamy Matte ng Cathy Doll. Ang masasabi ko lang guys, sobrang approved sa akin yung formula dahil sobrang velvety niya, non-drying siya, ang dali niyang i-blend and sobrang pigmented ng mga colors nila. And I love all the colors. Lahat sila wearable, alam niyo yun. Kasi merong mga lipsticks talaga na ang daming shade na nilalabas pero hindi mo naman lahat magagamit dahil hindi siya wearable. Ito lahat wearable, lahat ang ganda ng colors, and ang pinakagusto ko doon, hindi nga siya drying sa lips. And ang suot ko ngayon guys is yung pinaka-favorite kong color, which is the Shibuya number 2. Ngayon, itatry ko naman siya sa ating cheeks at sa ating eyelids. So, I am thinking if yung Shibuya ba or yung
Harajuku yung ilalagay ko sa aking cheeks. Pero ito na lang siguro yung ating Shibuya. Para turn sa ating lips. So, magdadot lang ako ng konti lang muna. Ayan. Ito hindi naman guys, diba? So, blend lang natin siya. Uy! In fairness, konti pa lang yun guys. Tingnan nyo, ang ganda! Oh my god, kita natin rin sa camera pala. Guys, ang ganda! Dagdagan natin ng konti para mas ma-appreciate nyo. Alam niyo yung color nitong Shibuya, pag ginawa niyo siyang blush on, sobrang, ayan, natural looking lang siyang tignan. So, try naman tayo dito sa kabila. Oh my god. Kita niyo ba guys? Oh my god, bet na bet ko to pang blush on. Ang ganda ng color ah. Sobrang dali din niyang i-glide at i-blend sa cheeks. And sobrang konti lang ng kailangan mo. Ang ganda na agad ng color. Kita niyo ba siya? Kita niyo, very easy to blend siya. Oh my god! Ang ganda niya sa cheeks! Nagkaroon ng color yung cheeks ko. Now, let's try it on our eyes. Parang mas gusto kong darker yung ilagay sa mata ko para mas ma-appreciate nyo. Ito, para medyo brownish siya. Yung ano, Gangnam. So, kuha lang ako gamit yung aking hiniliit. Minta nga. Oo nga, maganda to sa eyes. Dapat pala ito inuna ko kanina bago yung ano. Para kong Korean ito guys. Let me see. Ang ganda niya guys. Ano yung difference na. Kita niyo ba? Sobrang ganda rin niya sa eyelids and nararamdaman ko hindi siya malagkit. Oh my god. Bet na bet. So, ayan guys. Saka full makeup na ako using only Kati Doll Beauty To Go series guys. Sobrang nagandahan ako sa mga beauty products nila ngayon. Sobrang alam niyo, sobrang affordable siya. Pero, ang ganda ng quality ng bawat isa sa kanila. Lahat easy to blend, lahat pigmented, lahat smudge proof, sweat proof, and ang maganda pa sa kanila guys. Sobrang ganda ng mga colors to choose from. Especially sa kanilang creamy matte na lip and cheek. And guys, so tingnan yung blush on ko, sobrang natural looking. So, ayan guys, ilalagay ko sa description box down below yung mga SRP ng bawat products. And also, kung saan nyo nga mabibili, which is sa Watson's online, and also sa SM Beauty Store. So, ilalagay ko din yun sa baba. And also, the social media and mga links ng Kati Doll. Ayan guys, para kung interested kayo, pwede nyo silang i-message or if meron kayong question about the products, pwede nyo silang contactin. So, sana na-enjoy niyo itong video na to. And if you like this video, please give this video a big thumbs up. And don't forget to subscribe. Bye! Maraming salamat!